You've done more than enough, Vivian. Grazie mille. I know my son is already dead. Your son is not dead. He is still alive. What are you talking about? I made your investigator believe that your son is dead. Take this. I'm old and tired, and soon I will die. So believe me. It's all here, the truth about your son. Sabi mo may lead ka na nun. Yes, senora. I met a lady named Taps Ibarra, but I hit a dead end. I'm so sorry. Si Simon Ibarra, siya ang anak ko. Bitawan mo! Huwag. Huwag. Huwag mo makawak. Wala kang karapatan. I just want to say that... Ano? Ano gusto mo sabihin? Halika, doon tayo sa presinto. Tenten, anak ko na. Gusto mo? No, no, ha? Please, e dito ka na. Tama na. Umalis ka na. Pero ito mo tatandaan mo. Sa susunod na magkita tayo, sisiguraduhin ko na manarangot kayo. It's a crazy proposal. You want me to pretend na nanay ng nawawala mong anak? So, what's your plan? Anong susunod mong gagawin now that you're here? Di ko alam. Natatakot ako. Hindi ko alam kung matatanggap ba niya ako o hindi. After all, I've done to him. And that is why it is so important that this stays between us. This has to remain a secret, Vivian. Promise me this. Kailangan gumaling muna mga sugat ni Tenten bago ko sabihin sa kanya ang katotohanan. Tol, may nakita kang bata, maliit. Kulot. Kulot? Yung buhok. Kulot! Parang ganun yung buhok. Wala, sigurado ka? May nakita po kayong bata, maliit. Kulot. Wala. Ayun, kulot! Kulot! Ay, may nakita kang bata, medyo maitim. Yung ganun-ganun yung buhok. Ay, ba kayo? Mag-aayon na kayo, tapos pababayaan nyo lang? Yeah. Kasalanan mo to eh. Pwede ba, huwag muna tayong mag-away. This is not the right place and time. Mabuti pang maghiwalay ulit tayo. Mabuti pa nga! Kulot! Ba? Kulot! Kulot! Ito po ba kayong bata? Sobrang kulot, tapos may pink. Ay, pumasok po doon, ma'am. Pumasok po. Doon po sa loob. Masok dito. Kulot? May anak, Tony. Huwag lang kayo. Kulot! Hello, Tony. Mamaya na po. Bertol! Mukhang busy-busy ka dyan, ha? Mukhang ayaw mo magpa-istorbo, ha? It's more fun kung sinawa mo kami. The more dominion! Ariel! Whatever! Anak, kumusta naman dyan? Mukhang sulit na sulit yung bonding time nyo, ha? Mukhang masaya ka, eh. Sana nga, hunay. Ganun po ang nangyayari. Bakit? Ano ba nangyari? Dumating po si Serena dito, eh. Di, siyempre. Nagtalo kami sa harap ng bata, nabuisit. Bilang tumakbo ngayon, di namin mahanap. Ano? Nawawala si Kulot? Kulot! 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 Kulot, don't worry. Everything will be alright. Nandito na ako. Tingnan mo ko, Kulot. Nandito na ako. Huwag ka na matakot. Tingnan mo ko. Tingnan mo ko. Natatakot ka? Ako rin naman, matatakutin. Pero,
Pag may kasama na ako, hindi na ako natatakot. Eh, kasama na kaya kita, kaya hindi na ako natatakot. Kakayanin natin to, ha? Tingnan mo ko. Kulot, tingnan mo ko. Tingnan mo ko. Patingin nga maganda mong mukha. Patingin, pakita mo sa akin mukha mo. Kaya natin to, di ba? Kaya natin to. Paakap nga, paakap. O tara, tapusin na natin to. Para makalabas na tayo. Game? Game. Tara. Tara, kulot. Kaya mo to, di ba? Kaya mo, di ba? O tara, huwag na iyak. Patingin nga. Ayan, di na siya umiiyak. Tara na. Ready? Go! Takbo! Tara, kaya natin ito. Bilis! Tara! Aww. Kaya ka lang? Opo, hindi ka pala salbahe. Ha? Sino nagsabi niyan? Si Daddy Timo? As expected. Sabi niya, wish ka daw. Sinabi niya yun? Opo, pero hindi totoo. Para ka prinsesa at mabait. Saan ba kasi kulot? Daddy Tim, may tanong po ako. Ano yun? Si Serena po ba yung prinsesa ng naging servidora? Ano naman nasabi yun? Kasi pinahirapan mo siya eh. Kulot, hindi naman totoo yun eh. Kwento lang yun. Wala yun sa tunay na buhay. Bakit hindi mapatawad na miner ang prinsesa? Dahil sinaktan siya at sinuko ng prinsesa. Mahirap po ba magpatawad? Bakit pong kapre? Nagsorry ako, ba't hindi na kami? Okay ba kasi yun, kulot eh? Pareho lang yung daddy pag nagsorry. Patawadin! Happy ending! Sana nga ganun kadali yun, kulot. Sana. Halika na. Mama! Mi amores! Mama! I'm so happy you're out of jail. I told you everything will be all right. By the way, Mama, who helped you out? And where did you get this place? I met some businessmen the last time I was here, and they sent me brilliant lawyers to help me with my case. And they allowed me to stay here. Can we celebrate tonight? I know it's not the right time, pero this is the first time na muling nabuo ang Marquesa family. I like the sound of that. How about a Filipino dinner? Ipatikim natin sa mama mo how good sisig is. I'm in. Game ako dyan, Papa. And I'm sure you'll like it, Mama. Yes. But I think I have a better idea for now. What? How about a family group hug? Hmm? I don't like the sound of it. Why? It's so very unlikely of you, Luciana. Ay, Papa, wag ka nang pabebe dyan. Hug na! But wait, what does pabebe mean? Good question, Mama, because I don't know myself. Wow, andito na pala eh! Halika na, halika na! Ayan, halika, halika! Okay ka lang ba? Okay ka ba? Okay lang po ako, Ima. Sinaman niya ko ng Serena. Tita! Tita Serena! Mabait pala si Tita Serena. Umiyak ako, pinatahan niya ako. Uy, kulot! Kulot, mukhang friend na kayo ni Tita Serena. Aba, mukhang nagbunga ng maganda yung pagkawala ni Kulot, ha? Naging friends-friends na sila. At mukhang hindi naging friends, best friends pa! I think this is the start of something beautiful. Talaga, kwentuhan mo kami, anak. Pasok na tayo. Kasi naman hindi mo kami sinama. Huwag ka pa nahihirin. We know that this will happen. Makakapagpiyansa si Luciana. Alam mong handa tayo para dyan. It's not acceptable. Lower the cost. Okay, sir. Lower it. Okay, sir.
Ah, hello? Ah, sige, paakyatin mo na. Okay, okay. Koy. Sige. Ah, pizza delivery, sir. Pa-lunch po ng staff. Are you waiting for someone, sir? Wala. Wala naman. Ah, okay. Sir, how about this one? Baka pwede po nating tanggalin. Hindi. Revise it. Hello? Marquesa? Na naman? Akala ko pa nagkaintindihan na kami niyan. Sir, papaakyatin ko pa ho ba? Oh, sige, sige. Para matapos ito. Okay, sir. Yeah, yeah, that's fine. That's perfect. You guys can leave. Now, go. How on ya? Thank you. Hercules, representative po ni Ms. Marquesa. Sir. Hi, sir. I'm very sorry, Iho. We cannot sell the property to you dahil meron na kami nakausap who agrees with our terms. Bakit ho? Bakit niya ibibigay sa iba? Is it the money? No. Done. I will double the offer. No, Iho. It's not about the money. Kasi, hindi namin nakikita na magiging okay ang property namin sa iyo. Dahil sa reputation mo as a businessman. Wala akong kinalaman dito ang business ko. This is all personal. And that's another problem. Gusto namin na mapupunta yung property namin sa taong who has a very positive attitude in life. Somebody who yun naniniwala sa love. You really cannot reconsider? Or ito na. I will triple the offer. I guess it's a done deal. All the more. Pinatutunayan mo lang na tama ang desisyon namin. I came here as soon as I heard na nandito. What? Hindi mo nakuha? May pagbebenta na daw sila. Honestly, dude. You didn't make a good impression to my lola at lola. Tingin nila sa'yo pareha sa akin. Playboy, hindi romantic, takot sa commitment. Magkaiba tayo, River. Eh di sana nakuha mo yung deal. Then I'll find another option. But you know that you only had one option. And it's me. Pero sige, Simon. Payag na ako sa gusto mo. Pipilitin ko si lola at lola na ibigay sa akin property. Tapos ibibenta ko sa'yo. But I need to see that girl. Siyang ipapakilala ko kay Lola at Lola. That's the only requirement na hinihingi nila sa akin. Sounds easy. It's not that easy. Sobrang pigi ka ng dalawa. But you don't have to worry. Dahil nakita ko na siya. Sino? Hindi ko siya kalala. Pero I know where to find her. Nakita ko siya dito sa building. Dito yata siya nagtatrabaho. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Madali lang yun. Hello, Connie. Gather all female employees sa lahat ng departments. I need them. Hello?
Signore? Is this yours? You dropped your heart. I believe this is yours. Yes, this is mine. You found my heart. Okay. Sinusundi ko lang naman. Sige. Ah, hello, Mamila. Can I call you back later? Okay, bye. Kasi hindi mo dapat pinapasok ang kamay mo kung saan-saan. I don't. I should put my hands on. Senyore, may nakakatawa pa? Oh, nothing. I thought you're saying something green. Huh? Anyway, I just wanna... Miss Ganda. Miss Ganda. Sorry, Nico. Miss Pretty. Miss Pretty. Miss Lovely. Miss Lovely. Lovely. Do you think that? Yes. Di ba ako nakapag-thank you sa'yo? It's okay. Don't worry about it. Pwede bang... Shhh! Ang ingay! Sorry po. Senyore Ibarra. Yes, Marquesa. Senyore Dubois. You're unbelievable. Makakilala kayo? Yes, sa elevator. I mean sa labas, because I found his heart. His what? My heart. She found my heart. It was a long story. Anyway... Signore, can I have a word with him first? Yeah, sure, of course. Thank you. Anyway, where was I? Ah, yes, you're unbelievable. Akala ko ba business is business? Bakit hindi mo man lang in-entertain si Hercules? Hercules? My assistant. Sino ba naman ang seseryoso sa pangalan na yun? Don't be so quick to pass judgment. Pinagkakatiwalaan ko siya. Is that how you represent yourself, Miss Marquesa? He can't even make a valid point. And it's so obvious na hindi mo man lang siya pinakinggan. Wala na rin ako oras para makinig sa'yo, Ms. Marquesa. Sila pala atong meetings sa lined up. So if you excuse me. Oops, sasabihin ko sa'yo ngayon, magkakaroon ka ng time. I sent Hercules to inform you na kumakalat ngayon sa Italia ang tungkol sa pagdidemolish mo sa isang highly valued cultural and historical site. And Italians value their history very much. At base sa research, there was a decrease in your sales sa mga businesses niyo at hotels niyo this past week. And I'm sure investors would not like this kind of publicity. So ngayon, makikinig ka na ba sa akin, Signore? Call our Italian partners. I want an update. Call them now. Calm down, Serena. Hindi ka dapat nagpapa-apekto sa mga ginagawa niya sa'yo. Sorry na weirdohan ka ba sa'kin? No, it's okay. Looks like you need it. Kung gusto mo, tulungan pa kitang kumalme. No, thank you, Signore. River. It's River Cruz. Yes, River. I almost forgot. By the way, sorry kanina ha, when I was talking to Signore... Signore Dubois, kung tinaboy kita. No, it's fine. Well, paano mo nakalala si Simon? I mean,
What business do you have with the president? Nasa kanya kasi yung pinaka-importanteng bagay ng buhay ko. He wants to destroy it, but I want to protect it. Bakit? Nakakatawa ba yung sinasabi ko? No, hindi. I mean, tama nga naman na na-protect namin yung pag-aari mo. Exactly my point! Kaya lang, hindi na sa akin yun. Pag-aari na ni Senyore Dubois. But I still want to protect it, and he's giving me a hard time. Kaya naiinis ako at malapit na akong mabwisit sa kanya. Actually, I shouldn't even be discussing this with you. I'm sorry, dapat hindi ko na pinag-uusapan kasi lalo akong nabubwisit. So, think of me instead. What? I mean, ako, I'm doing a business with someone. I'm helping him with something. He wants to purchase my grandparents' property. Mukhang nauwili talaga si Simon na kumuha ng pag-aari ng iba. And you shouldn't mess with mine. So, saan na natira? Where are you headed to? Baka on the way hatid na kata. No, it's okay. Kaya ko naman umuwi mag-isa. No, I insist. Pasasalamin ko for finding my heart. Parating mo na lang na ba mag-get yung puso na yan? It's really nothing. Don't say that. Importante sa yung puso ko. Believe me. Well, ingat mo yan ng mabuti kasi baka sa susunod, makuha pa ng iba. Sige, mauna na ako. Bye-bye. You number! River. Hello, Simon. I found my girl. Her? Sigurado ka ba? Siguradong sigurado. Kung alam ko lang, hindi ko na sana sinuwid yung buong empleyado mo just to see Serena. Are you doing business with her? Yes. The company has acquired all their properties in Italy. And now she has all these demands I don't think mabibigay ko. So she's an Italian Bella, which makes her more interesting. Ngayon ako nakakita ang babaeng katulad niya. Na ano? Na moody? Na hindi polite? Di mo ba nakita braso niya? Galit na galit? That kind of girl? Braso niya? Dude, are you blind? She looks great. And she's not moody. Just feisty. River, narinig mo naman kung paano siya makapag-usap sa akin, di ba? Gusto mo pati sa grandparents mo, ganun din siya? Eh, parang sa'yo lang naman siya ganun makapag-usap eh. When I talked to her, she was so nice to me. You talk? Yeah. I talked to her. And I asked about you. Ano sabi niya? Nothing much. Yung pag-aari niya. Yung pag-aari mo. Dude, you should have seen her yung kinikwento niya. She was so lovely and adorable. What else? Na nabibwisit siya sa'yo. Just like the other girls I know. Nakausap ko na yung secretary ni Tenten at binigay ko na rin ang details mo kaya pwede ka nang makipag-usap sa kanila. Hercules, huwag ka magpapa-apekto sa kanila, ha? Katulad ng name mo, maging matapang ka. Yes, senyora. Papa! Serena. Papa, what's wrong? Ba't ganun ang mukha mo? I have nothing to do. You're always so busy with the villa. Ayaw naman ako isama ng mama mo sa pag-asikaso with the lawyer. Papa, sanay ka naman sa farm mag-isa, di ba? Pero may trabaho ako doon. If you came in later, baka dito na ako nagtanim ng gulay. Papa, you know na hindi pwede natin gawin yun. And so, anong pwede natin gawin? Hercules? Yes, senyora. Today is Papa's day. I won't be taking any calls simula ngayon. Masusunod, senyora. Thank you. We play cards? No. Chess? No. It's a surprise. Anyway, I just want to tell you that the search is over. Now that I found my girl, it's good now. But don't worry. Sa'yo ko pa rin ibibenta yung property ni Lolo. Kahit ako nakakita kay Serena. Right now, may nakita ko na siya. I want to see her tonight. Actually, as soon as possible. So can I get her number? Hindi mo nakuha. I was so mesmerized. Next thing I know, she was gone.
Sigurado ka ba talaga? Ulitin ko, ah. Hindi polite. Matapang. Yung braso. Siguradong sigurado, Simon. Fine. Sige. Pero huwag mo sabihin na hindi kita binalaan, ah. Thank you so much, bro. Ask Connie si Asri number. Hey! Wish me luck. Connie! Good luck talaga. Hello? Hey, lovely. It's Serena. Yes, Serena. Do you still remember me? Paano? Eh, sir, baka out of office na rin si Miss Marquesa. Anong out of office? Eh, dalawa lang sila nung assistant niya. Subukan mo ulit. Yes, sir. Ano? Kausap kayo? Sir, busy. Call her again. Yes, senore. Just call me River. Anyway, I got your number from Simon. And I was thinking if I could take out for dinner. Since di ka pumayag magpatid saan last time. Ngayon yung pambawi ko dahil nakita ko yung puso ko. I'm sorry, senore, but I can't at the moment. Why, hindi ka pwede tonight? How about tomorrow? Senore, tapatin mo nga ako. This is no longer about the heart anymore, right? Okay, fine. You got me. I just can't control it. I want to see you. Pwede naman yun, di ba? I'm sorry, senore, but I can't. Actually, wala ako sa mood makipag-date. So, thank you for calling. Okay. Just so you know, kung hindi makita na pa ako ngayon, I won't give up. Goodbye, senore. I'm sorry. Pero yung silang nakikita ng mata ko ngayon. Ano na, Connie? Eh, sir, wala pang sumasagot eh. Busy naman yun. Bungkong titigilan. Yes, sir. Stop dance ba ito? Kanina pa namamatay ang music. Hercules, di ba I told you? Si Mr. Duwa po. Mapilit eh. Give it to me. Hello. Yes, hello, Miss Marquesa. Apo, si Connie po ito yung sa office ni Mr. Dubois. Oh, he wants to set a meeting with you po. Okay. Yun lang ang tinawag mo? Eh, ngayon na raw po yung meeting. As in now? Akala ko ba tapos na ang oras namin at maraming nakapilang meetings? Eh, meron na raw po siyang available time ngayon. Si Mr. Dubois po. Pakisabi kay senyore, kung talagang business is business, dapat matino siyang kausap. He can't just bring me out of whim. Pero, Miss Marquesa... Tell him I'm in the middle of a date, okay? Thank you. Ano sabi? Eh, sir, hindi daw po talaga siya pwede. Nasa date po siya ngayon. Date? Eh, yun po yung sabi niya eh. Yung gusto niya po, ischedule ko na po kayo kaagad. Bukas na po, sir. Sir! Sir! Bukas ba papasok pa ako, sir? Ano ang kailangan niya sa'yo? Gusto niyang ituloy ang meeting. As in, right now. How inconsiderate, di ba, Papa? Yeah, pero sinabi mo may kadate ka.
Aalis ka pa, anak? No, Papa. I just told him the truth. May kadate ako ngayon at ikaw yun. You got him there. Oh, I forgot to tell you, Serena. Yung mga kasamahan natin sa Villa Marquesa, they called me. And they told me, hindi tuloy ang eviction. Yes, they gave them 2 more weeks. That is good news, Papa. Yes. Siguro nakita or narinig ng universe that Tenten is being very, very difficult at binigyan pa tayo ng oras. Yes, the universe. Hindi sinabi na mga tao ang eksaktong dahilan. Pero, whether or whatever it is, I want to say thank you. Me too. Thank you, universe. Play music. I can only do so much, Luciana. Ang sabi ko na lamang, nagka-problema sa contractor, kaya hindi natuloy ang demolition ng Villa Marquesa. But I'm telling you, kapag mas tumagal pa to sa 2 weeks, makakahalata si Simon. Yun lang ang magagawa ko ngayon. I hope sapat na napanahon yun para kay Serena. Date? The river? Hello, River. Asan ka? Yes, River. Kailangan natin mag-usap. About Serena. What is it? Ano yung gusto mo sabihin sa akin? It's about the property that you want. My grandparents decided to give it to me. Why did they give it to you? Akala ko ba may buyer na sila? They just said that politely to turn you down. Mm. In that case, may bibenta mo na sa akin ang property mo. Not just yet. May kailangan ako sa'yo. Si Serena. I need you to set me up with her. Why her? Why not? She's pretty. She's nice. She's perfect. Any guy would like her. So ipapakilala mo siya sa grandparents mo? I plan to. Kung nagde-date na kami. Kaso hindi. So, are you gonna help me with that? Why not? Actually, you know what? Consider it done. I like that you sound so confident. Because I am. I have something Miss Marquesa needs. Kaya sinasabi ko sa'yo. I can give you Miss Marquesa. Kapag nagawa mo yan, then we have a deal. Ang simple lang ng mga pangarap mo, Kuya. Pero hindi ka nagkaroon ng pagkakataon na kumpletuhin ito. Pero huwag kang mag-alala, Kuya. Tinutupad ko siya para sa'yo.
At hindi ako titigil hanggat di ko nakukumpleto ang nasa listahan mo, Kuya. Connie, set me a meeting with Miss Marquesa today. Tell her it's about William Marquesa. Pwede ba tayo mag-usap? I'm sorry, Senyore Dubois, but I'm not playing your game. This is not a game. Seryoso ako, Miss Marquesa. Makinig ka muna sa akin. Eh kung talagang seryoso ka, then talk to my representative. Makipag-usap Serena. Ka kay Hercules. Ikaw ang kailangan ko, Serena. Serena. So now I'm Serena. Senyore Dubois, I'm sorry but I really don't have time for this. Di ba ikaw na rin ang nagsabi? You don't want anything that has to do with me. Di ba? Goodbye. Serena, tigala! Miss, excuse! Serena! Miss, excuse! Serena! Are you really that desperate, Tenten? Hindi mo talaga ako tatantanan. What is it that you want? Ano ba ang kailangan mo sa akin? Kung ano man yun, one thing is for sure. Kailangan mo ako. And that gives me an upper hand to make a deal with you. I will not make it easy for you. Para lang mag-shopping? Come on, Serena. Hanggang kailan mo ba ako paghihintahin? Sinusubukan mo ba ang pasensya ko? Kuya. Sir, bibilhin niyo po ba? Ha? Ah, hindi, wala. Wala. Sir, susukatin niyo po ba, sir? Hindi. Sa'yo na yan. Sa'yo na yan. Oh, Connie, ano? Sir, Miss Marquesa just called. And she's willing to make an appointment with you. Tonight. Then, will you? Mr. Dubois, you're unusually late. I'd like you to meet Attorney Gino Gallos. Mr. Dubois, nice to meet you. Nice meeting you. You look harassed. Gusto mo bang kasuhan na natin ang gumawa sa inyo? Hindi na. What do you have for me? Eto. Nakakuha ko ng kopya ng counter affidavit ni Luciana Marquesa. As expected, pinabubulaanan niya ang pahayag nitong si Julio. Ang sabi niya, bakit ngayon mo lang siya tinuturo at hindi ito kasama sa pahayag mo laban kay Giancarlo? Pero, attorney, hindi ko pa po kasi alam na kasabot siya na Madiluka. Julio, kailangan malinaw at consistent ang mga statements mo. Character assassination, kaya questionin nila lahat ng mga statements mo. Attorney, hindi ko makalimutan yung mga nangyari sa akin. Eh, halos ikamatay ko yun eh. Pagkatapos kong kumampi kay Tenten, pinadukot nila ako. Nandun si Giancarlo at Fabio nung pinabugbog ako. Sa sobrang bugbog, akala nila wala na akong malay.
ililipat ng usana nila ako noon, pero dumating siya. Si Luciana Marquesa. Si Luciana Marquesa. Nakipagkita ko siya sa mga Deluca at narinig ko yun nung sinasabi niya na make sure nobody knows I am involved. Parang ganun ho eh. Mahirap po tandaan kasi English eh, pero naintindihan ko naman po. Tapos may huling habilin din po si Fabio na sabi niya kay Luciana, maging mabait ka kay Serena para pagkatiwalaan ka niya at para malaman natin kung nasan sila. Yun po yung mga narinig ko. I'm so sorry, Serena. Patawarin mo ako. I'm only doing this to protect you. To protect the family. I'm really sorry.